Vice Mayor TV. What's up, mga kanars? Good morning, mga kanars. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng pansit bihon gisado. Okay? So, mag-start na tayo para sa mga ingredients. Yahoo! So, ayan yung ingredients natin para sa pansit bihon gisado. Start tayo sa, siyempre, mantika, toyo, carrots, Chinese cabbage, beans, chicken breast, snow peas, siyempre, bihon, bawang, sibuyas, hipon. Yung hipon, nilinis ko na. Tapos, itinira ko yung ulo. So, didikdikin natin yan, papakatasin para yung katas isasama natin sa pag-isa. Tapos, hindi mawawala ang Mothersita. Mothersita Yahoo! Pampasarap pa ng mga lutuin. Mag-start na tayong mag-isa. Habang nagpapainit tayo ng mantika, didikdikin na natin yung ulo nung itinabi natin yung hipon. Didikdikin lang natin para lumabas yung katas niya, tapos isama na natin sa pag-isa. Yan yung sikreto ni Vice Mayor TV para sumarap lalo yung pansit yung gisado. Lagay ko na yung bawang sa mantika, tapos sunod-sunod lang yan, bawang, sibuyas, tapos yung mga karne, yung chicken breast tsaka yung hipon. Pag medyo mapula-pula na, pwede na natin ilagay yung sibuyas. So, itatambog na natin itong sibuyas. Ang susunod naman natin ngayon yung chicken breast. Haluin lang. Pantay na yung luto ng chicken nyo, pwede nyo na itambog yung shrimp. Itambog na natin yung shrimp. Haluin ulit. So yung apoy niya naka medium. Kasi nagigisa tayo. Nag-iba na yung kulay ng shrimp, pwede natin ilagay yung pinatas nating ulo ng shrimp. Yun yung extra pampalasa, yung sikreto ni Vice Mayor TV. So, ito na yon, sinala ko na rin. Pwede natin ilagay yan. Pinatas na ulo ng hipon. So, haluin lang. Yan, maganda na yung color niya. So, pwede na natin pagsamasamahin itambog yung mga gulay. Unahin natin yung carrots. At yung beans. Tsaka itong snow peas. Mabilisan lang yan. Saka hindi natin sila lulutuin maigi, parang half cook lang para crunchy. Ayan, nahalo ko na rin. Pwede na natin ilagay dyan yung Mothersita pansit bihon mix. Extra pampalasa din yun. Yahoo!
Tapos kompleto na yun, pwede na tayong hindi maglagay ng mga kung ano pang pampalasa sa o kaya paminta. Pero kung gusto niyo yung medyo may anghang, mag-add kayo ng paminta. Pwede naman yan. So, ilalagay na natin si Mother Sita Pancit Bihon Mix. Tapos, hahaluin na lang ulit. Yahoo! So, pagkahalo, ihinami na yung apoy. So, low na yan. Nakalo na yung apoy niya. Yung Mother Sita pala na yun, ano yun? Powder yun. Tapos, tinunaw lang sa half cup of water. Tapos, i-mix nyo lang ng maigi. Ayan, tapos pwede na nating itambog yung last nating gulay, yung Chinese cabbage. Kasi madali lang nang tumaluto. Saka hindi natin lulutuin din ng maigi, parang nung din half cook lang. Pahaluin na lang uli. So, okay na yan. Pwede na nating i-off yung apoy. Kasi ang gagawin natin susunod yung bihon. So hahanguin natin lahat ng gulay, siset aside natin, tapos lulutuin natin yung bihon dito rin sa luto na to. Ayan, naka-off na yung alam. Ayan, hinahuko muna yung gulay, siset aside muna natin yan kasi ang susunod natin gagawin yung bihon, lulutuin natin yung bihon. Gulay lang yung kukunin natin, tapos titira natin yung sauce. Dito sa sauce na to, magdadagdag tayo ng water, na naboiled na yung water, mga 1 liter of water yon. Magdadagdag tayo dyan. So, nakaon na uli yung kalan. Hintayin natin siyang gumulo ng bahagya. Ayan, pwede na yan. Tapos ilalagay natin yung boiled water na 1 liter. Dahan-dahan lang. So mabilis nang kumulo yan kasi na-boiled na tong water na yan na nilagay natin. Pag nag-start na siyang kumulo, pwede na tayong maglagay ng soy sauce. So, 1/4 cup soy sauce. Haluin nyo lang. Pag tulo, pwede natin ilagay yung bihon. Ayan, kumukulo na yung tubig na may soy sauce. Saka yung sauce din yung pinag-isa natin gulay. So, pwede natin itambog yung mga bihon. Ayan. Para nga pala dun sa eksaktong sukat ng mga ingredients, tingnan nyo na lang dun sa description sa baba. Haluin nyo lang yan para ma-cover nung water hanggang sa lumambot yung bihon. Dito ay gamit ko naman ay tinidor para maghiwa-hiwala yung bihon. Babad nyo lang, maghihiwalay din yan. Wala namang permanente. Pero pag medyo matigas pa yung bihon nyo, kung may natira pa kayong pinainit na tubig, pwede nyo pang lagyan. Ayan, maghiwa-hiwalay na sila. Inider lang katapat nyan para maghiwalay. Ayan, hiwa-hiwalay na sila. Sabi ko sa inyo, tinider lang katapat nyan. Kung hindi pa ganong luto, pwede tayong mag-add ng water. Kunti lang i-add natin. Okay na yan. Tapos haluin na lang natin uli.
Yan, luto na yung bihon natin. Pwede na tayo mag-plating. Ayan, luto na yung pansit bihon gisado natin. Pwede na tayong kumain. Tara, kain na!